Mr. President, ang dami niyong sinasabi, Tebes na naman. Hindi yan ang gusto naming marinig sa inyo. Bakit to? Hayaan mo na sila Secretary Remulla, hayaan mo na sila si Secretary Abalos, hayaan mo na ang PNP at AFP dyan. Ginagawa na naman nila yung trabaho nila eh. Ang inaantay na lang sampaan ng kaso si Tebes. Hayaan nyo na sila dyan. Mr. President, mas kailangan namin kayo magsalita tungkol sa immigration. Pambihira naman. Ang immigration, direktang nasa ilalim ng executive branch. Nasa opisina nyo. Ibig sabihin, opisina ninyo nag-handle ng DOJ. DOJ nag-handle sa immigration. Ibig sabihin, may sarili kayong control sa immigration. Dito sa kongresista, tandaan na nyo, equal branch kayo. So let the due process, di ba? Ano yun? Demanda nila para issuean ng warrant. Ganun ang gawin dapat para ho magkaroon talaga ng magandang proseso. Hayaan nyo na ho ang mga taong naka-assign para usigin si Tebes. Pero Mr. President, pambihira naman po. Pambihira naman. Mas kailangan ng taong bayan ang panawagan ninyo o yung pagsisita ninyo dito sa immigration. Kausapin yung immigration. Winawalang yan na ho ang bawat Pilipino. Mantakin mo ha, ang laki ng amount ng in-offload nila, iilan lang ang talagang may sala. Hindi na ho tama ho yun, sir. Mr. President, parang awaan nyo na. Tama na yung punyetang Tebes na yan. Sawang-sawa na kami. Hindi ko sinasabing huwag natin lutasin ang Degamo case. That's not my point. My point, the entire PNP, AFP, is focused doon sa issue na yun. Pati si Secretary Abalos, nandun. Si Secretary Remulla, nandun. Pambira, pati kayo sasaw-saw doon. Di ba? Hindi, sabihin nyo sa akin, mali ako. Andiyan na sila eh. Kaya nga po sila secretary, di ba? Sila po yung gumagalaw na. At the same time, wala na po sa kamay ninyo. Nasa kamay na po ng ating judge kung sila mag-i-issue ng warrant o hindi. Wala na po sa kamay nyo yan. Wala na sa jurisdiction nyo yan. Ang nasa jurisdiction ninyo ay yung direktang immigration na pwede nyong pagtatanggalin. Yung mga power trip doon. Alam mo, Mr. President, ito lang, simple lang ha. Simpleng-simple lang, Mr. President. Siguro naman, meron kayo cellphone. Imposibleng wala. I don't see Mr. President Marcos na katulad ni Pangulong Duterte na medyo malayo na talaga yung edad ayon na doon sa technology. Kaya maliit na yung cellphone niya. Pero gayunpaman, sigurado ko si President Bongbong Marcos, eh kahit pa paano may cellphone na yan. Modern na siguro, lalo na yung anak niya. Di ba? So ibig sabihin, Mr. President, tingnan nyo na lang TikTok. Hashtag immigration. Tingnan nyo. Alam nyo ba na napakadaming horror stories ng mga na-offload? Mga questions na out of this world na questions. Yung isa nga, mag-asawa sila, pero nung bago sila mag-asawa, mag-jowa muna sila, na-offload sila. Bakit? Tinatanong, asan yung marriage certificate, keso tinatanong kung ano-anong, hindi ko nga alam, basta ang daming tinatanong, pakita nga ng picture na kayo yung na-jowa mo. Hindi, seryoso ako, Mr. President. Sana naman po, ang dami na eh. Ewan ko nga eh, bakit masyado tayong nakafocus dito? Alam nyo kung kailan namin hinihingi, taong bayan, hinihingi ang inyong statement nung panahon ni Bantag. Bakit po? Remember, Bantag is also in the executive branch. Ibig sabihin, yun yung tao ninyo eh. Tao nyo yun. Nasa jurisdiction nyo yun. Kaya gusto namin marinig kung ano yung masasabi mo doon. Pambihira, hindi ka nagsalita ni isang beses. Eto, tandaan mo, Mr. President, kongresista ho ito. When you say congressman, equal branch ng executive to. Kaya nga, di ba, may respetuhan yan sa bawat isa. Di ba? Kaya nga, hindi pa pwedeng tanggalin ng presidente yung isang congressman. Alam nyo ho ba yun? Bakit? Equal branch sila eh. Hindi niya pwedeng tanggalin. Pwedeng kasuhad through the ombudsman. Yun, para matanggal isang kongresista o isang senador.
Pero Mr. President, etong mga nasa ilalim mo, lalo na yung issue ng Bantag na, na ikaw ang nagpatuloy ng kanyang appointment, yan yung hinihingi namin yung panig mo. Hindi ka nagsalita. Busy ka. Di ba? Busy kang kakapasyal. Ay, kakapasyal. Kakanood ng ng nagkakarera. Naalala mo yun? Busy-busy ka nanonood ng karera? Wala ka ni sinabi. Tauhan mo yun, ha? Ni, eto nga eh. Dito ka nga magtatake. Eto, ha? Pakinggan nyo to. Ultimong tauhan mo si Rodriguez. Hindi ka nagsalita nung napasok sa issue. Tapos, yung wala sa jurisdiction mo, pakikialaman mo? Mr. President, mukhang politika ginagawa ninyo. Remember, kaalyado ng ating Pangulo, si Digamo. Tandaan nyo yun, huwag nyong kakalimutan yun. Ibig sabihin, sa Negros, kinampanya ni Digamo ang ating Pangulo. O, huwag nyong kakalimutan yun. Yun ba ang dahilan kung bakit nagsasalita kayo dito? At tandaan ninyo, si Tevez ay kalaban ng ating presidente sa politika. Bakit? Si Tevez sinuportan si Manny Pacquiao, ganun-ganun. Di ba? Hindi kasi halatang-halata eh. Halatang-halata ito na pamumulitika ang ginagawa ng ating Pangulo dito. Hindi hustisya. Alam kung hustisya gusto ninyo, Mr. President, utusan mo, tauhan mo. Oy, bilisan nyo dyan. Ano ginagawa ninyo? Tagal-tagal din yung gumalaw. Galaw-galaw naman kayo. Kasi isipin nyo to, ha? Nakailang presko na sila. Na, bilangin nyo presko nitong ating DOJ at itong DILG. Nakailang presko na ho sila. Honestly, ilan na ho ang presko nila? Oo, wala ho sa, in fairness naman po ha, wala ho sa jurisdiction ng DILG ang pagsampa ng kaso. Nakirimulya ho yan. Nasa DOJ. Diba? So, ibig sabihin, kung gusto talaga ng hustisya ng ating Pangulong Marcos, dapat ang kinukulit niya, etong DOJ Secretary, bilisan ninyo ang pagsampa, siguraduhin nyo shoot sa banga, yung isasampa nyo, ganun. Hindi yung pauuwiin mo ibang tao, lalo na kongresista. Asan ang warrant? Yan. Kung lumabas yung warrant, Mr. President, nasa kamay nyo na ngayon. Bakit? Kailangan na hong utusan ng kapulisan para kunin si Tevez. Yun, nasa kamay nyo na. Pero until now, wala sa kamay ninyo ang pag-uwi ni Tevez. Doon ka nagkakamali, Mr. President. Sa tingin ko lang, ha?